Praise God. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Praise God. Pakibati po niyo katabi niya ng maligayang Pasko. Ayan. Alam po ninyo, kamakailan, may nagbigay sa akin ng ganito na balita daw na nangyayari po sa Europa at sa Amerika. Isipin po ninyo, ha? Vintage baby Jesus and other nativity props stolen from Alexander County Church. Ninakaw ho si yung sa nativity, yung mga display, yung props, yung si Jesus. Sabi niya, Grinch strikes again. Baby Jesus is missing again. Ninakaw na naman. Sabi niya, stolen baby Jesus returned to local restaurant nativity scene. Sabi niya, surprising number of people stealing baby Jesus from nativity scene. Ninanakaw. Bakit kaya? Yun ang tanong nila, bakit ninanakaw? Ito ang kanilang dahilan. Sabi nila, sabi niya, so much hatred, vandals smash ancient church nativity scene, decapitated Joseph figurine in barbaric attack. Sabi niya, and some people are giving up just not putting out their annual displays, others are looking for a solution, even for protection. Bakit po? They're trying to remove Jesus from the picture sa pagse-celebrate ng Christmas. Grabe, no? Eh, yung Christmas, kaya natin sineselebrate, bagamat hindi ito yung eksaktong araw na pinanganak si Jesus, pero yung word pa lang na Christmas, Christ, Christus, tas mas, Misa, ibig sabihin po noon ay celebration of Eucharist or celebration of Thanksgiving. Yun ay pagpapasalamat natin sa Diyos. Kaya yung iba, they do Lord's Supper, ganyan. And we need to anchor ourselves because ito pong mundo natin ngayon is really going against Christianity. Panoorin nyo lang po mga nangyari po sa ating paligid. They're stealing Jesus from history. Tinatanggal ho nila. And ito pong nakakatuwa. Itong araw na to, ganun din po, it is very revealing to so many. Bakit ka mo? Ano nga sineselebrate natin? Si Jesus, tama, that He came to save us. Pero tingnan nyo po, maraming tao, they were just too busy to go to their to do their celebration kasi wala silang time para sa Panginoong Diyos. Now, I'm not judging them kasi ako rin, ganun din ang puso ko. If I would be given a choice at hindi ako magpipreach ngayon, iniisip ko rin mag-join lang ng celebration ng kamag-anak ko. Kasi masamang tao din ako eh. Naintindihan niyo po? Kasi naisip ko masakit ang likod ko para para pumunta pa rito. Pero buti na lang, in God's sovereignty, ako naka-schedule mag-preach. Sabi, hindi ako pwede umabsent. Pero alam nyo, bigla ako na-realize, tama eh. Ninaknakaw si Jesus sa puso natin. Minsan sa sobrang kaabalahan natin, parang katulad ng pista, doon sa Lucas Kabanatang 10, si Martha at si Mary. Si Martha, kasama na si Jesus, nagse-celebrate, andun na si Jesus, sobrang abala siya sa paghahanda, pagluluto, na nakalimutan niya si Jesus. At nangyayari din ho yan sa atin ngayon. Now, ito, may kikwento ko sa inyo ngayon. Kasi pag Pasko, marahil, iba sa inyo, nag-celebrate na kayo kagabi, nagbukas na kayo ng mga regalo, di ba? Exciting, no? Walang laman. Tapos, yung iba, natanggap na regalo, ay! Naku! Ipapasa ko lang sa iba. Igigip sa iba, parang ganyan, no? Kasi, ang dami na, pare-pareho yung regalo, maipasa nga sa iba to, parang ganyan. So, huwag kayo maglala, ginagawa ko din yun. Kasi tao tayo eh, kesa masayang. Pero ngayon itong batang ito, ganun din, nag-iisip siya. Kasi siguro na impluensyahan to ng kanta nung kay Santa Claus na he's making a list, checking it twice, whether he's naughty or nice, naalala niyo yun? So itong batang to, nagpe-pray kay God, sumusunod siya kay God, Dear God, sabi niya, napakabait ko na for 6 months, kaya nararapat mo na akong bigyan ng gantong. Bigyan, sabi niya, teka muna, si God ang sinusulatan ko. 6 months? Naku, alam niya yon, nakakahiya. Lord, 3 months. Biglang 3 months. So, hindi pa rin, nakakahiya pa rin. Dahil alam niya na hindi ako naging mabuting bata ng 3 months. Lord, 2 weeks. 2 weeks na lang, di ba? Hanggang sa wala na nakinakabasan ng mukhang malabo na to. Hindi na ako talaga makakahingi sa Diyos. Nakita niya yung sa nativity scene, nakita niya si Mary. Kinuha niya, sabi niya, Lord, kung gusto mo makita pa ang nanay mo. So, nangingidnap na. Na ano ko ibig sabihin?
Maraming tao, hangat na hangat nila ang maraming bagay na pinakamagandang bagay sa yung pinakamaganda sa Pasko. Hangat na hangat nila yun. Sino bang ayaw? We're always looking for the best gift. Tama po? Pero yung best gift, minsan hindi siya necessarily attractive. Pero kailangan natin. Maaring yung best gift, maaring libre, pero priceless. Yung best gift, maaring inisip natin, pwedeng ma-endanger yung buhay ko dito, but it will give us eternal life. Yung best gift, ito yung best gift na talaga, parang, wow, ito ay, pag nakuha ko, hindi ko nakakailangan pa iba. Yun yung best gift. At madalas, yung best gift, hindi necessarily super ganda, pero pag gusto mo yung nagbigay, best ito. Naranasan niyo na po ba yung parang may man nagbigay, pero yung gustong-gusto mong tao na magbigay sa'yo, hindi ka binibigyan? Naranasan niya, nung binabinata pa ako, ganun yung pakiramdam ko eh. Parang yung crush ko, hindi ako niligaluhan. Parang walang kwenta lahat yung gift. Ha? Walang kwenta lahat kasi parang yung crush ko, gusto ko siya magbigay ng ganito, hindi ako pinapansin. Wah, ganyan, di ba? Yun ang best gift na inahanap mo. It has something to do with the giver. Kaya ho sa atin, ang tanong ko, gusto niyo ba yung gift na yan? Now, yun ang ating pong pag-uusapan ngayong pong hapon. Unwrapping God's greatest gift. Naniniwala po ako na walang makatatapat sa Diyos when it comes to His gift. Bakit kamo? Because He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. Ito isang bagay ito maintindihan mo na, teka muna, sino pang tatapat dyan? Lalong-lalo na, at alam niya eksakto kung ano yung pangangailangan natin. So yung gift na yun, eksakto, very personal, at talagang makatutulong sa atin. At hindi lang ito pansamantala, kasi maraming gift, parang kabubukas mo lang sira na. Kabubukas mo palang sira na. Parang ano ba to? Bakit ganito itong gift na to? Pero itong gift na to is something so durable na alam mong wala ka nang hahanapin pa. Bakit? So ganito po mag-unwrap. Paano kayo mag-unwrap ng regalo? Diba? Sa Amerika, pag nag-unwrap sila na, sinisira agad. Sa Pilipinas, ay, ang ganda ng balot. Dahan-dahan, di ba? Ayaw natin kasi gagamitin pa na authentic ulit sa susunod na taon. Iniipon natin yan. Dahan-dahan ang pagbukas. Ang unang tatanggalin natin ay ano? Yung ribbon. Kaya ito ho, pag nagtatanggal tayo ng regalo, remember that that gift is based on God's sovereignty. Yung regalo ng bigay na Diyos sa atin, ito isang bagay na ayon sa kanyang pamamahala. Ayon sa, kung siya ang namamahala, alam niya kung anong pinakamabuti para sa ating buhay, dahil siya yung namamahala. Alam niya kung anong makakaayos sa ating buhay, dahil siya yung namamahala. Kaya ho, ayon sa Panginoong Diyos, itong regalo niya na ating pinagdiriwang kapag Pasko, ay meron siyang tinalagang lugar kung saan siya dapat ipanganak. Sabi po, isipin niyo ha, hundreds of years before, more than 400 years before, sinabi niya, but as for you, Bethlehem, Ephrathah, too little to be among the clans, imposibleng magharap ka, then ito yung pinakamaliit sa lahat ng mga kanyang lahi. And sabi niya, of Judah, from you, one will go forth for me to be ruler in Israel. Yung mayroong maibsisilang dyan na mamumuno sa Israel. At sabi niya, his going forth are from long ago. Ito yung manggagaling pa sa matagal na, panahon. Sa katunayan, mula pa sa mga araw ng kawalang hanggan. From eternity past. So what he's saying, itong gift na ito is not some parang isang bagay na parang pansamantala lamang. Ito from eternity past pa. Ngayon, itong problema. Naalala nyo yung first message natin? Receiving God's best? Naalala nyo yun? Naalala po ba ninyo, nung nagpakita yung anghel kay Maria, saan po yun? Nalimutan nyo na? Saan po yun? Yun po ay naganap saan? Sa Nazareth. Sa Nazareth, sa bayan ng Nazareth, sa lungsod ng Galilea. Nasusundan po natin. Ngayon, ito na. Ganon din si Joseph, ganon din. Nandoon siya sa lugar na yan. At yung Nazareth ay mula pa mga 150 kilometers away from Bethlehem. So kung kayo yon, hindi mo magdede na magbiyahe kasi nakakatamad. Kumbaga, ang layo mula dito hanggang Baguio, okay lang kung may sasakyan ka, air condition, okay lang eh. Kaso nung mga panahon na yun, walang ganun. Lalakarin. Eh, parang
why will you spend time na para magbiyahe pa sa Baguio, no? Dito na lang ako. Okay na ako dito. Tama? Pero sabi niya, teka muna, kailangan manganak siya sa Bethlehem eh. E paano mangyayari yan? Praise God. Kasi hindi pa pwede yung regalo na manggaling sa ibang lugar. Hindi pa pwede manggaling sa Davao. Hindi pwede manggaling sa Baguio. Hindi pwede manggaling sa Quezon City. Kailangan manggaling saan? Sa Bethlehem. Nasusundan po natin. Dapat dun siya may panganak. Hindi siya pwede may panganak sa Pampanga. Hindi siya pwede may panganak sa kung saan lugar. Dapat saan? Sa Bethlehem. Pero paano mangyayari yun? Nasa Nazareth siya. Paano mangyayari yun? Ang layo niya. Etong nakakatuwang pangyayari. Kaya itong Pasko, hindi po ito nagsimula ng once upon a time. Hindi kasi siya myth. Hindi siya nagsimula ng long time ago. Walang ganun. Maliwanag, binigay sa atin yung detalye just to inform us na ito ay historical at hindi mo pwede itong itanggi. Bagamat ang panahon natin ngayon, they're trying to revise history, pero hindi na pwedeng itanggi dahil yan ay nakatala. Nakuha po. Kaya ito ang sabi po sa Lucas. Basahin natin. Now in those days, noong mga panahon na yon, nagbigay ho ng kautusan si Caesar Augustus. Yan magkaroon ng census o parang ng census, sabi nga yan, para sa lahat na nakatira sa lupa, sabi nga yan, sa mundo. Sabi nga yan, at ito ay nangyari, sabi nga, habang si Quirinius ang governor ng Syria. So binanggit yung mga pangalan. Kilala nyo ba si Caesar Augustus? Kilala nyo? Ah, hindi rin. Okay, magkalala. Hindi ko rin siya kilala. Nabasa ko lang din sa kasaysayan. Si Caesar Augustus, ang totoong pangalan niya ay si Gaius Octavius. Nasusundan po. Siya ang kauna-unahang Roman Emperor. Kasi nung panahon na yon, si Julius Caesar, yung kanyang uncle, siya yung parang naging mandirigma at nung napas lang, siya ang pumalit. Dahil siya ang pumalit, inaasahan nila si Julius Caesar, yung pangalang Caesar. Yan ay pangalan talaga ni Julius Caesar. Kanya lang, pagpalit ni Caesar Augustus, ginawa niya ng title yung Caesar. Kaya lahat ng sumunod na emperor, lagi nagsisimula sa Caesar. Di ba? Caesar salad, ganyan, Caesar pizza, joke lang. Irinang lang, gising pa kayo. Tinutulugan niyo ako agad eh. Ay, nangako pala ako, hindi ko kagigisingin. Sige, tuloy niyo lang. Now, so ito na. So sabi ng ganoon, teka muna. Kaya itong mga bagay na to, talagang, historical ito. Nangyari ito. Binigay niya yung pangalan. Kasi itong si Caesar Augustus, yung kanyang tito na si Julius, naniniwala siyang siyang tagapagligtas ng mundo. Ngayon, itong si Gaius Octavius, kinuha niya yung title na Caesar, nilagyan niyang Augustus. Ano ibig sabihin na Augustus? Ako ay Diyos. I will bring peace to all the world. Kaya ang tawag dyan, Pax Romana. O, nasusundan niyo ng kasaysayan? Andiyan pa kayo? Nasusundan. So, parang pinaglalanda ka nila, eto na yung totoong good news. We will all have peace. Kaya pinaparegister niya sila para magkaroon ng census, para malaman kung sino ang bubuwisan, para malaman kung mga kailangan ng digmaan, alam mo kung sino kukuhanin mo sa digmaan. Kaya yan ay lahat ginagawa para isa, iayos niya yung governance to make sure that there would be peace. Yun ang idea. Pero si Lucas, bilang historian at doktor, sabi niya, teka muna, hindi yan ang totoong good news. Itutuloy ko natin yan, sabi niya. And everyone was on his way to register for the census. Each to his own city, Joseph also went up from Galilee, from the city of Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem. Ang ibig sabihin ng Bethlehem, the house of bread. No? Sabi niya, because he was of the house and family of David. So, yaman din lamang na sa salin lahi si Joseph ni David, pupunta siya ngayon sa Bethlehem. Hindi marahil alam ni Joseph at ni Mary na dapat doon may panganak ang Mesiyas. Hindi nila alam. Kasi bakit? Kung alam nila, baka nagbiyahe na sila na mas maaga pa. Nakuha ninyo? Kanya lang, hindi na nila hihintayin yung census. Sa utak ni Caesar Augustus, siya ang may control ng lahat ng bagay. Kaya pumunta kayo ngayon doon, magparehistro kayo. In his mind, he was in control. Pero sa mata ng Diyos, God is in control. Are you following? Naalala ko, nagkaroon po ng isang pagpupulong, kasama po sa pagpupulong, at gustong-gusto niyo ba yung marinig na marang kinakasangkapan lang kayo?
Type niyo ba yun? No, ayaw niya. Ano, sa totoo lang, kayo, ano lang kayo eh, parang, ano lang kayo, tools ko lang kayo para ma-achieve ko yung aking goal. Gusto niya yun? Parang ang sakit, no? Parang, kunyari, sa totoo lang, hindi naman talaga kita kailangan, kaya lang, ginagamit lang kita para makamtan ko yung gusto kong mangyari. Pagka ganun, ang pakiramdam natin kaagad, nakakairita. Yabang nito ah. Nakakainis to ah. Nakuha nyo? Minsan, ganun ang tao. Pero if you know God, itong amazing, dahil siya yung may hawak ng lahat ng bagay, di, doon sa meeting, yun ang sinabi talaga sa akin. Ginagamit ko lang kayo eh. Medyo siyempre, sa yabang ko, bigla ko naisip, ah, ganun. Hindi na kita tutulungan. Yan sa isip ko, ha? Sa isip ko eh. Pero, siyempre, nakangiti lang ako. Lagi naman ganun eh. Kailangan peace, ganda ka lang. Biglang sabi ko, Panginoon Diyos, hindi ko type ang hilat siya ng pananalitaan nito ah. Nakuha nyo? Biglang nangusap ang Lord habang nagpe-pray ako. Hindi naman sabi, bong. Walang ganon. Parang mayroong impression sa puso ko, sabi niya, anak, sa mata niya, tools ka niya. Sa mata ko, tools mo siya. To advance my kingdom. Kaya huwag ka nang magreklamo. O nga, no? Thank you, Lord. Ibig sabihin, minsan sa buhay ganun eh. Kapag hindi ka nakadiretso sa lakad mo sa Panginoon Diyos, medyo alanganin ka. Kaya nga, all things work for good for those who love God and walk according to His purpose. Kaya maraming tao, naiinis sila, napakiramdam nila, ginagamit lang ako nito. Pinakasalan ako nito, ginagamit niya lang ako. Pero hindi eh. Dapat iniisip mo, teka muna, am I walking according to God's will? Because He is sovereign. In other words, He is in control. Dapat ang utak ko, ano yung saysay nito para sa palatuntunan ng Diyos. Nandiyan pa ba kayo? Ganito rin Pasko. Bakit tumapat ang 25 linggo? Ba't naman hindi namang sana umurong na lang? Nag-leap year na lang para 25 Lunes. Di ba? Nakuha natin. Bakit ganun? Pero may dahilan ng Diyos. If you are walking according to God's governance, dapat iniisip mo, anong palatuntunan ng Diyos na to. Kaya ang gandang pagkakataon nito eh. Mga kamag-anak, pumasal sa bahay, halika, sumama kayo sa amin. O kaya yung mga nanonood sa online, halika, makinig tayo dito. Mukhang kenko ito eh. Di ba? Hindi, hindi. Yung dahilan na yon, parang, teka muna, isipin natin, may palatuntunan ng Diyos. So doon tayo pumasok, doon tayo sumentro. Kasi sa totoo lang, kahit anong hibala na maranasan natin, if it is not towards God's to please God in His sovereignty, yung miracle na yun, not useless yun. Minsan akala natin yung mga miracle, uy, miracle. Kung yung miracle na yun, walang kinalaman sa program ng Diyos, wala din yun. Kaya maraming tao nagkakaroon ng miracle, pero it does not help them at all. Okay pa ba yan? Sakay sabi mo sa tabi mo, hindi ka matutunan kahit anong hinunong himala kung hindi ayon sa palatuntunan ng Diyos. Dito mo. Sige na. Huwag ka mahiya, gising yan. Nakapikit lang. Sabi mo. Alam mo bakit? Tingnan ninyo. Napansin nyo ba kay Jesus Christ yung mga himala niya? Signs and wonders? Hindi nyo napansin. Bakit signs and wonders? Kasi it has something to do with the sign that will lead us to eternity. Hindi lang basta himala. May himala sa ibang grupo, may himala sa ito. Pero kay Nora Honor, walang himala. Pero kahit ano pa man sabihin natin, yung himala, hindi lang basta himala. It must be in relation to God's program in eternity. Nagkakaintindihan po tayo. So tuloy tayo ngayon. Ito na. So, isipin niya, and in order to register along with Mary, who was engaged to him and was withheld. Maraming tao magsasabi, teka muna, kung sovereign si God, bakit niya pinapahintulutan ng kahirapan sa mundo? Hindi mo napansin ang Pasko ay nag-expose ng frustration at sa buhay? Kasi kunyari yan, nakatanggap kayo ng, ano, ng bonus, no? Ngayon, pagtanggap mo, hindi ko pa rin mabibili yung gusto ko. Gusto ko sana ng tinitiklop ng telepono. Pero yung bonus ko kulang. Di, kumuha ka na lang ng mura pag dikitin mo. Matitik, dalawa pa. Dual SIM.
Pero malisalta, teka muna. Parang ang hirap naman ito, parang ang lungkot. So, ang dami nating frustration pag Pasko. Yung iba, hindi naman talaga masaya pag Pasko eh. Biglang iba, marahil, nagsa-celebrate kayo sa kauna-unahang pagkakataon na wala ang isa sa mahal niyo sa buhay dahil sa COVID. Marahil, iba sa inyo, nagdiriwang, parang malungkot kayo dahil sa New Year, sisingilin na kayo sa bahay at ma-embargo na yung bahay niyo. Kahit anong gusto mong pagsasaya, hindi ka maging masaya. At sa tarin mo, Lord, akala ko ba sovereign ka? Bakit mo pinapahintulutan ng mga ito? Andiyan pa kayo? Kaya nga ang kanta nila, ang Disyembre ko ay malungkot. Miss kita tuwing Christmas. O, di ba? Mayroon pang gano'y, pamiss-miss pa eh. Pero pag siningil ka ng utang mo, yari ka. Hindi mo na mamimiss yan. Pero yun ang idea na, parang wow, it reveals, it exposes our frustrations in life. It exposes yung reality na, teka muna, kala ko ba sovereign si God? Kaya yung mga hindi naniniwala sabihin niya, walang Diyos, bakit niya pinapahintulutan ng lahat ng mga bagay na ito? Kasi ang sovereignty ng Diyos does not mean that everything will be smooth. Ang sovereign ng Diyos, hindi ibig sabihin wala ka ng problema sa buhay. Look at Mary and Joseph, for example. In God's sovereignty, kailangan lang magbiyahe. At alam niyo kung gaano kalayo yung biyahe? 150 kilometers. Alam niyo kung gaano katagal yung biyahe? Sa normal speed, 4 days na paglalakad. Normal speed. E buntis. Hindi ka naman makalakad ng normal. Tama ba? E buntis, sana kung buntis lang. Kabuanan. Alam niyo naman lakad ng mga nakabuanan na ganyan. Hindi makabilis yan. Parang yung 2 oras, baka 8 oras yun. At baka tigil ka ng tigil. Di ba? Kasi ginang, Joseph, sadali lang. Huwag ka magmadali. Di ba? Kasi siyempre, kabuanan na yan eh. Hindi, kaya baka pwedeng mga 1 linggo yan hanggang 2 sa tagal. Hindi madali yon. Tapos ano pang madadatnan ninyo? Ito pa. While they were there, the days were completed for her to give birth. Naku, inaabot na talaga ng panganap. So nang naramdam niya na, ito, Joseph! 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 Naku, Joseph! Bakit pala tubigan, Joseph? Parang, and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Sobrang hirap ng pinagdadaanan nila Joseph. Nagbiyahe na sila matagal. Pagdating ba doon, Joseph, makakanak na ako, Joseph. Sandali, wala tayong mapuntahang ano, bahay, walang hotel na available. Walang room eh. Ang hirap ng lagay nun. Akala ko ba sovereign si God? Di ba anak niya to? Di ba kanya to? Bakit tayo pinahirapan ng ganito? Minsan ganun ang utak natin sa Diyos. Parang, Lord, ang labo eh. Ba't ganito nangyayari sa akin? Bakit ang hirap-hirap namin? At ito ang irony nito. Sino nga yun ang salasasan? Si Jesus. Imagine, walang kwarto. And yet, in my Father's house, there are many rooms. You know what he was trying to say? Ito si Jesus, pumarito, not as a general, not as a king, not as a powerful, Lord. Bakit? Because he did not come to bring judgment. Hindi siya naparito para husgahan tayo at hatulan. Naparito siya para tayo iligtas. Nasusundan po. Kasi ang isip natin, pagdating ni Lord, bakit hindi siya dumating bilang, patayin natin masasama. Kung gagawin ni God yun, lahat tayo patay. Dahil lahat tayo makasalanan. Lahat tayo masama. Walang exempted. Minsan akala natin napakababait natin. Kaya ang isip natin, dapat ang Diyos pagpalain tayo kasi mabait tayo kumpara sa katabi ko. Isipin mo, ako nakikinig na mabuti, gising, siya tulog. Diba? Uy, huwag kayo masyado maingay, magigising siya. Pero, parang, hindi kasi bait ko. Tingnan mo, tapos inisip mo, tingnan mo yung iba kong kasama dito na lalago katabi. Wala. Wala si Renato. Wala. Siguro nag-celebrate. Hindi, joke lang rin ato kung nanonood ka. hindi tulad ko, kahit Pasko, si God ang pinili ko. Kaya I deserve blessing. Minsan ganun na ating utak. Sa totoo lang, look at the motives. So sinful. We want to do good para tayo ay quote-unquote pagpalain. In other words, we're trying to control God. Kasi sinasabi ng Diyos, the reason why I did not come here as a general, as a Lord of Lords, I came because I want to save you.
Dahil yung selfishness natin is a form of slavery sa atin. Kasi yan ang unang palatandaan ng ating malaking problema. Kaya nga tayo maraming problema sa mundo eh. Kasi nga masyado tayong nakatingin sa sarili. Lagi tayong nakasentro sa sarili. Problema tayo, pag-gising pa na sa umaga, problema na kagad. Pag-harap sa salamin, problema na kagad. Sabi ko, ha? 2023 na. Naku, panibago na naman linya. Di ba? Panibago na naman. Hindi niya ba napansin na bawat taon na dadagdag, parang isang taon din na nababawa sa buhay natin? So, paano na ako? And in God's sovereignty, ito, maapagan sa Panginoon Diyos, maaring hindi tayo exempted sa buhay ng kahirapan kasi yan ay bahagi ng consequences ng ating mga kasalanan. But in God's sovereignty, itong napakaganda, He does not deal with us according to what our sin deserves. Are you following? Kasi sa sovereignty ng Diyos, pwede na tayong lipulin lahat sabay-sabay. Pero hindi ginawa ng Lord yun. Bakit? Kasi naparito siya using His power to save us. Gantong ibig sabihin ng sovereignty ng Diyos. Sa mata ni Caesar Augustus, siya ang in control. Sa mata ng Diyos, hindi. Ako ang may hawak. Tingnan niyo po. For example, si Pilate. So Pilate said to him, kay Jesus, nung ikukrucify si Jesus, hindi ka nagsasalta sa akin. Hindi mo ba alam na ako may kapangyarihan ikay palayain at ako rin may kapangyarihan para ikay ipako sa krus? Ano sabi ni Jesus? Wala kang kapangyarihan sa akin maliban sa binigay sa iyo ng nasa itaas. Dahil sa kadung dahilan, yung nagdala sa akin sa iyo ay mas higit na may kasalanan. You know what God is saying? Walang nangyayari sa mundo na hindi pinahintulot ng Diyos. Nagkakaintindihan tayo. Kaya nga, ang ganda nito, kahit sa pamamahala ng ating, sa pamahalaan, ang mga puso ng hari ay para lang din niyang daluyan ng tubig na nasa kamay ng Diyos. In other words, dadali niya ito saan niya gusto. Kaya nga, ang lungkot po na katotohanan ng mga Christians, reklamo ng reklamo, pero hindi naman lang pinagpe-pray yung kanilang pamahalaan. Hindi naman lang pinapasakop sa Diyos. Hindi naman sila sumusunod sa paraan ng Diyos. In God's sovereignty, God is telling us, ito gawin mo, ako nang bahala sa rest. Eh Lord, ang labo no, pag ginawa ko yan, inaapi na nila ako. Kung ginawa ko yan, Panginoon, sinaabuso na nila ako. Pag ginawa ko yan, Lord, paano na? Kahit nga sa mag-asawa, di ba, pag narinig nyo, mga babae, pasakop kasi yung mga asawa lalaki. Lord naman eh, inaabuso na ako niyan. Andiyan pa po. Hello? Mga anak, igalang yung mga magulang. Lord, yung magulang ko, hindi ka galang-galang. Ang gulang. Walang ganon. Pero in God's sovereignty, pag sinabi ko to, gagawin ko yan. Kasi ako'y mas makapangyarihan. Ang problema lang, kaya ayaw natin tanggapin yung God's sovereignty. Kasi binabasa natin ng Diyos sa tingin natin na masama. Ibig sabihin, kung siya ay makapangyarihan, baka abusuhin niya tayo. Baka gawin niya tayong laruan. Baka pag, di ba, gawa niya tayo ng masama. Hindi. Tatandaan natin yung sovereign ng Diyos, nakabalot doon yung kanyang katwiran, nakabalot doon ang kanyang pag-ibig, nakabalot doon ang kanyang pagmamahal. Kaya in His sovereignty, itong dapat natin maintindihan, ano ibig sabihin niya? Na siya ang nasa kataas-taasan, sa langit at lupa, na walang makamamumuno sa kanya, absolutely independent, hindi siya mananagot kahit kanino man, at gagawin niya kung ano gusto niya. Yung gusto niya, walang makakapagpigil sa kanya at walang makapagpipigil sa anumang planuhin niya. Di ba ang sarap nun? Imagine if you are walking with God, walking according to His purposes, walking according to His plan. Anong takot natin? Naintindihan po. Meron po akong dapat bayaran ng higit, halos kalahating milyon. Di sabi ko, Panginoon Diyos, mukhang hindi ko kakayanin ito. Paano kaya yan? Tapos pray ako ng pray. Nag-iisip na ako ng paraan. Ganto gagawin ko. Tapos pray ulit. Sabi ng Lord sa akin, relax ka lang. Mag-intay ka lang. Huwag kang masyadong nagmamadali. Just do what I tell you to do. Okay po, Lord. Okay, relax na ako. Hindi na ako nag-iisip ng kung ano-ano. Mamaya konti, sinabihan ako, huwag ka na daw magbayad. Ha? Sigurado ka? Halos kalahating milyon yan ah. Huwag ka na daw magbayad. Tapos sabi ni Lord, ano ka ba? Sinabi ko, ako na nga yan eh. Ba't ka pa magpumilit? Gusto mo pagbayarin kita? Wow!
Bakit? Because God is sovereign. Kaya sabi ng Bible, it is in vain for you to rise up early, di ba? And sleep late, because God gives to His beloved even in their sleep. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, praise God, tulog ka ngayon. Because God provides to His beloved even in their sleep. Amen? Now, itong sambagay, so anong dapat natin isipin? Remember ha? In His sovereignty, He exercises it with His grace, with His love, with His good intention for His creation. Kaya itong sabi ni Jerry Bridges, sabi ganun, no plan of God can be thwarted. Walang pwede magbago ng plano ng Diyos. Pagka kumilos siya, walang makapagpipigil nito. Walang makakapagtigil ng kanyang plano. At sabi niya, God will do whatever pleases Him. Kung anong gusto niya, magagawa niya. But, God is not only sovereign. He is perfect, in love, infinite, in wisdom. Ulitin ko, sa kapangyarihan ng Diyos, hindi niya ito i-exercise dahil gusto kanya lang paglaruan. Ine-exercise niya ito dahil mahal kanya. Ngayon, sa pagmamahal, hindi ho laging sentimiento na dapat pagmahal ako ng Diyos, dapat walang problema. Hindi totoo yun. Kasi kahit sa anak ko, yung mga anak ko, dahil mahal ko sila, hindi ko ginawa yung assignment nila nung nag-aaral sila. Papa, hirap na assignment na namin. Hindi ko talaga kaya na ito. Iiyak na sila. O sige anak, sasamahan kita para turuan, paano ka na gagawin yan. E nung binabasa ko yung problems, ang hirap, hindi ko kaya. Anak, magpe-pray na lang kita. Kailangan ikaw na mag-solve yan para matuto ka. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko alam sagutan. Kaya, di ba? Sige, magpe-pray kita, basta tutulungan lang kita. Paano ba yan? Sige, hanap. Pero hindi ko sila binibigay na parang, wag mo nang gawin yan. Hindi, yung iba nga ho eh, tuwang-tuwa yung anak nila. Mga elementary, high school na may mga medals, sila gumagawa ng assignment. Diba? Lalo na online, sila gumagawa. Hey, anak, ang hirap ng assignment mo, anak. Ako na nga gagawa. Paano ka mag-honor niyan? Tapos paglaki nila, magtataka ka, bakit ang hihina niyan? Bakit ang dami ngayon nagpapakamatay dahil hindi na kaya yung stress? Bakit? Hindi nyo sila mahal dahil hindi nyo sila pinayaang matuto on their own. Hindi na sila pinaprepare sa hirap na kalang pagdadaanan. Kaya sabi yung mga salitang, yung hirap na pinagdaanan ko, hindi ko siya padadaanin. Hindi mo mahal ang anak mo. Kasi sa buhay na to, because we are living in an imperfect world, wala tayong choice but to prepare our children in that reality. Yan ang katotohanan eh. Hindi pa pwede, anak, itulog mo lang. Walang problema, itulog mo lang. Walang ganon. Kahit dito niya pansin, tulog pa lang, napakahirap. Bakit? Gusto mo? Ay, naku, baka gising ako ni Pastor. Ay, baka makita ko ni Pastor. Kanina pa. Pero hindi ko papansinin. Okay lang. Di ba? Struggle ni. Pero lalabanan mo yun. Kasi part yun ng reality ng buhay. Nagkakaintindihan po, hindi mo pwede accept na mo sabihin, alika na, dito ka na sa balikat. Tumungtong, paano ka mahirapan? Hindi yung pwedeng ganun eh. Dahil mami ang konti, pagkatapos ng service, nagtaka ka, ba't wala na silang lahat? Iniwang ka. Kasi tulog ka pa rin. Kasi in this life, you have to welcome whatever God allows because yun ay purpose niya para palakasin tayo. Nagkakaintindihan, naalala ko po, merong isang bata, nakita ho yung pariparo lumalabas to sa yung kukun, ganun, hirap na hirap, kawawa yung hirap na hirap talaga, parang, kawawa naman yung paru-paro. Sa awa ng bata, mapalasakit, ginupit. Nung ginupit, hindi makalipad yung paru-paro. Hindi niya alam na yung proseso ng hirap ng paglabas doon sa kukun, mag-excrete ng mga pampalakas doon sa kanyang pakpak para makalipad siya ng maayos. Minsan akala natin, napakabait natin eh. Akala natin mabuti tayo sa ginagawa natin, hindi lang natin alam, nakakasira na tayo sa buhay ng ibang tao. Kaya hindi laging pagtulong ay mabuti. Minsan, iisipin mo rin kung ito'y talagang makakabuti. Naintindihan po? Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin. Yung kanyang sovereignty, perfect yun in love at infinite in wisdom. Alam niya exactly kung anong gusto niyang gawin. Kaya itong sina Joseph, bagamat mahirap,
handa silang sumunod sa Panginoon Diyos because in God's sovereignty, He will accomplish His plan, His will. In His sovereignty, siya po yung talagang, wow, ito yung para maligtas tayo. In His sovereignty, kahit mahirapan tayo, it's not for our benefit, but for the benefit of the whole world. Hindi lang tayo nakikinabang dito. Kasi yung makakakilala sa Panginoon Jesucristo, maliligtas dito. Kaya masakit man, pero we have to do this. Bakit? Because our God is a God who is infinitely in love with us. Now listen. Ang tanong eh, niyo mo napansin, nung si Jesus Christ ay pumunta, yung pattern niya laging hindi siya tinataboy siya. Walang kwarto para sa kanya, tinaboy. Sa halip na siya na dapat yung tatanggapin. Kasi kung alam ng innkeeper na ito yung anak ng Diyos na magliligtas, kumbaga kung nalaman mo yung bisita mo, eh alak ng presidente. Ano ba walang? Ay, naku, kayo pala, pasok kayo, hintay nyo ha, maghahanda. Walang kwarto pero hindi. Diba? Tumayo kayo dyan. Lumayos kayo. May importante kong bisita. Isang kape, doon kayo sa sabsaban. Eh dahil hindi niya alam yung bisita niya, siya ang pinapunta sa sabsaban. Nakuha ninyo? Kasi hindi siya important sa kanya, kaya doon kayo sa sabsaban, wala ang kwartong available. Doon na lang kayo sa sabsaban. Kaya parang wow, hindi yata mabuti to. Kasi nga, hindi nila alam. So ito yung sinasabi ng Panginoon Diyos. Dahil hindi niya alam, si Jesus Christ, inaako niya lahat ng rejection kasi yun yung problema nating talaga. We don't want to be rejected. Kaya nga tayo nagko-compromise eh. Kaya nga tayo gumagawa ng mga aksyon para tanggapin tayo ng ibang tao kahit mali. Di ba? Una, ito, Pasko. Hoy, dahil na, uminom ka. Pasko ngayon eh, uminom ka. Hindi, ano ka ba? Dahil na, uminom ka. Upo. Napainom ka, bakit? Sa takot mong hindi ka tanggapin. Hello? Napasama ka sa mga bagay na hindi tama. Bakit? Kasi isip mo, hindi ka tatanggapin. Kaya nga, hindi nyo napansin, lahat tayo, bago tayo pumunta rito, isip tayo kung ano susuotin natin. Maganda ba susuot ko? Tatanggapin kaya nila ako? Hindi ba natin sinasabi, pero ganun ang ating mga kilusin. Ano kaya sabihin lang, palakitan lang ako? Sabihin mo lang maganda ako? Ano sabi sa buhok ko? Wig. Ano sasabihin na sa suot kong sapatos? Ano sasabihin na sa suot kong barong? Ano sasabihin na sa suot kong pantalon? Lahat yun iniisip natin. Bakit? Baka hindi ako tanggapin. Nakuha? Kaya sa totoo lang, natutuwa ako. Asawa ko nag-iisip niya, hindi ako nag-iisip. Wait, yung barong suotin mo. Para, ano, kasa sa'yo. Ito, huwag na yan. Kasi mamaya, naawa sila sa'yo, bilang ka ng barong. Nakikita yung tiyan mo, laki-laki. Diba? Para, ito, pantalon, kasi ba sa ito? Pinag-iisipan niya lahat. Pero sa totoo, hindi ko na iniintindi kung maganda ba yan o hindi. Ang iniisip ko lang, basta, pagdating ko sa taas, hindi ako hubad. Nakuha? Kahit sa pagpuri, minsan, masyado tayong concern, tataas ko ba yung kamay ko? O hindi? Nakakaya eh. Pagtaas, ay, basa. Diba? Masyado tayong concern. Bakit? We want to belong. And God is saying, I took the rejection that you will be accepted. Because you are rejected, in fact, by God Himself. Because of your sinfulness. Because of our sinfulness, we are rejected by God. But God took that rejection. Mismong anak niya na ang kumuha ng rejection so that we would be accepted. Kaya nga sabi ni Isaiah, napakabigat na sa amin, Isaiah, here is Jesus Christ. He was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and like one from whom hide their face, he was despised and we did not esteem him. And sabi niya, surely our griefs he himself bore, our sorrows he carried, yet we ourselves esteem him, stricken, smitten of God, and afflicted, but he was pierced through for our transgressions. And sabi niya, he was crushed for our iniquities. The chastening of our well-being fell upon him. And by his scourging, we are healed. Lahat, inako niya sarili niya, lahat ng pagtanggi sa kanya. Isipin niyo, baby na helpless, na Diyos na may hawak ng langit at lupa, na yung kanyang kamay naglikha ng langit at lupa, pero ito ngayon hindi makaabot sa ulunan man lang ng baka, sa liit. Yung nagsasalita na napakapangyarihan bilang hindi makapagsalita, isang baby para saan?
para tanggapin niya tayo lahat. Upang akuin niya yung paghahatol na dapat para sa atin. Kaya nga napaka-importanting maalala natin ito. Hindi siya naparito para tayo ihatulan. Naparito siya para akuin ang hatol na nararapat sa atin nang hindi na tayo mahatulan. Nasusundan po. Para hindi na tayo mahatulan. At sa kanyang pagbabalik, tandaan natin to, upang sa muli niyang pagbabalik, hahatulan niya ang kasamaan na hindi na tayo kasama. Nakakaintindihan? Kasi kung naparito siya para hatulan na tayo ngayon, tapos na tayo. Kaya nga ay salamat sa Diyos sa Pasko. Dahil sa wakas, darating kayo ulit. Dahil one day God will come again. Jesus Christ will come again as He promised. Pero hahatulan niya ang kasamaan. Pero yung lahat ng sumama sa Kanya, hindi nakasama doon. Nasusundan po? Kaya ito po yung, wow, praise God for His sovereignty. Praise God that He is in control. So what are we to expect now in His sovereignty? Expect this. We will also experience rejection. You follow God, people will not like you. Some will, pero karamihan, hindi ka type. Bakit ka mo? Itong mamang pulis na to, hindi ito sa Pilipinas. Ito ay sa ibang bansa. Itong mga pulis doon sa lugar nila, kilalang kilala itong lugar nila, humihingi sila ng pera sa mga prostitute. Nakita ngayon itong pulis na to, na mananampalataya, tagasunod ni Jesus Christ, sabi niya, hindi ko matanggap, kailangan kong i-report ito. Sabi ng mga kasama niya, pare, walang ganyanan. Kung gusto mong manatili sa pwesto mo, eh makiisa ka. Pero dahil siya'y tagasunod ni Jesus Christ, wala sa choice, ni-report niya. Ngayon, natanggal siya. Nakuha ninyo? Dahil ang Christian, kapag tumayo ka sa nararapat, titiyakin ko, hindi laging matutuwa ang tao. Nakuha niyo? Kaya maraming tao ngayon, pag sinabi mo, ay Christian, wala yan, mayayabang yan, self-righteous yan. Yung iba, oo naman. Pero yung iba, parang dahil tumayo lang sila sa totoo, nagagalit ang iba. Hindi niyo ba naranasan yan? Kaya pag hindi natin naranasan yung rejection na yan, dahil sa pagtayo natin sa katuwiran, maniwala kasi hindi, baka hindi natin kilala yung Kristo ng Pasko. Are you following? Hello? Naalala ko nung nag-aaral pa ako, meron yung tawag na cheating arrangement. Nagtatabi-tabihan, uy, pakopihin mo ako. Ako naman po, dahil sa hindi naman, dahil Christian na ho ako, sabi ko, pasensya na kayo, hindi ako sasali sa inyong arrangement. So doon lang po ako sa harapan. Madalas sa harapan ng teacher, nag-exam. Ano sabi ng mga classmate to? Ang yabang mo. Ubod ka ng yabang. Tapos kung matalino ka, quote and quote, dahil ikaw yung mataas sa klase, kaya hindi ka nagpapakopya. Yabang. Hindi mo ba alam ang sabi ng Bible, love your neighbor as you love yourself. May Bible din! Parang demonyo yung dating, no? Hindi mo ba alam? Siyempre, okay naman. Pero, hindi. Pero ito naman, kapag may assignment, nagtuturo ka. Ito, ganito. Hindi during the exam. Tuturuan naman kita, basta wag lang during the exam. Yung iba nagdi-discuss during the exam. Pero pag tumayo ka sa tama, alam mo, maraming magagalit sa'yo. Hello? Kaya ito nakakalungkot sa bansa natin, Pilipinas. We call ourselves the only Christian country in Asia, in the Far East. Pero malungkot ang katotohanan, we are not standing uprightly. Kaya yung ating panahon, kaya nga sabi na, kasabihan ngayon sa eskwelahan, better to cheat than to repeat. Kaya they love cheating arrangement. Nakuha ninyo? Natatawa kayo, naalala nyo, noong 1997, nabasa ko yung libro, And When America Told the Truth, ni Peter Kim. Sabi niya, ang Amerika pabagsak dahil 3 out of 10 na estudyante nang dadaya. Nung nabasa ko yun, umiyak po talaga ako. Sabi ko, Panginoon Diyos, wala nang pag-asang Pilipinas dahil 11 out of 10 nang dadaya. Hello? Tapos magtataka tayo bakit ang mayroong dayaan sa pamahalaan, may dayaan sa paglakad ng mga papeles, may dayaan sa tabuwis, may dayaan sa lahat, kasi nag-aaral pa lang, grado pa lang, nagdadayaan na. And we call ourselves Christians because we are afraid to be rejected. Pero if our Lord Jesus Christ
was rejected, it is expected for the followers of Jesus to be rejected when they stand on the truth. Nakakaintindihan niyo po? Gusto niyo ba magkaroon ng pagbabago? Then alamin natin ang totoong Pasko. Because this will change our country. We are anchored on the truth. No matter what happens, kahit anong mangyari, tatayo kayo, i-reject tayo, yes. Rejected by men, but accepted by God. Nakakaintindihan po? At paano ang buhay natin pag wala na tayong makain? Paano ang buhay natin pag wala na tayong trabaho? Si Elijah, pinakain ng Diyos sa magitan ng uwak. Huwag lang tayo magmadali at huwag lang tayo humanap ng marami. We will survive. At kung sakaling mamatay tayo, praise God pa rin. Bakit kamo? Because we will be with God in eternity where there will be no more hunger, no more tears, no more crying, no more sickness, no more death. Ayaw po ba natin yan? But expect rejection when you stand on the truth. Ang pangalawang bagay na dapat natin maintindihan sa balot ng regalong ito, yung katapatan ng Diyos. Yung wrapper niya, yung katapatan ng Diyos. Sa madalit salita, siya ay sovereign, makapangyarihan, na ayon sa kanyang pag-ibig, ito kanyang tutuparin niya anuman ang pinangako niya. Dahil siya ay tapat, siya ay faithful. Whatever He promised, He will accomplish. Tingnan natin. Punta tayo dito sa ganoon. In the same region, there were some shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord suddenly stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terribly frightened. Now, listen to this. Itong mga shepherds, there are two school of thoughts. Ang isa, yung shepherds that they are rejected, hindi sila nag-exercise ng Sabbath, ito yung mga outcast ng society. And God met them. Sa kabilang bahagi, sa ibang another school of thought, these are shepherds na nag-aabang ng mga tupang ipapanganak para bilang Passover lamb na kanilang i-offer sa Passover ceremony. Nagkakaintindihan tayo. So ang role nila is to look for sheep. At ang sabi niya, but when the glory of the Lord shone, ano pansin nyo? They were terribly frightened. Sa maraming tao, kung mababasa nyo yung Bible, tuwing magpapakita ang anghel ng Diyos, anghel pa lang yun ha, lagi silang natatakot. Si Isaiah, nung makita niya ang Diyos, natakot sila. Kasi there is something about God that will destroy us because of our sinfulness. Are you following? Meron pong matinding pagniningning sa Diyos na talagang matutunaw tayo na yung pinakamatindi na nating ipagmamalaki ay biglang walang kwenta. For example, si Isaiah, ano siya? Propeta sa Isaiah chapter 6. Alala niyo? Isaiah chapter 6. Propeta siya. Nung makita niya ang Diyos, ano sabi niya? Sabi niya, sila na ako. I'm a man of unclean lips. Can you imagine? For example, ako bilang pastor. Kung meron akong isang bagay that I am confident that somehow God is using yung aking gift bilang pastor, ano? Lips. Tama po? Parang, wow, ang galing naman ito. Kung magsalita, mayroong ano. Parang ganyan, di ba? Parang isip mo, wow, this will make me acceptable before God. Pero itong si Isaiah, ganun din. Being a prophet of God, yung lips niya, very precious yun. Nagkakaintindihan. Pagharap niya sa Diyos, yung pinakabagay na may pagmamalaki niya, at feeling niya, ahead siya sa ibang tao, biglang walang kwenta. I am a man of unclean lips. Sabi niya, wala akong kwenta, sira na ako. Woe is me, for I am ruined. Wala na. Yan ang sinasabi niya, taabag-abag naman ako, wala na ako. Ano sinasabi niya? Every time you see God, talagang there is something in God na walang makatatayo sa atin. Kasi sa atin, masyado tayong mayabang. Ang feeling, para ang liit ang tingin natin sa Diyos, we are creating God in our own image. Nakakalimutan ay one day, we will all face the Lord. At pagharap natin ang tanong, will we be afraid? Terribly afraid. Alam niyo tawag dyan? Terribly frightened. Megaphobia. Pag narinig yung word na mega, as in malaki, mega mall. Tama? Megaphone. Pinalalakas. Pinalalaki. Para sa sabi niya, wow, megaphobia. Sobrang takot. Kaya nga, sa maraming tao, isip natin ang Diyos, parang malita, bagay lang, walang ba? Hindi mo naintindihan. Wala pang nagpakita sa mga, si John, nung nakita niya ang anghel, ano sabi niya? Nahimatay siya sa takot. Kasi sabi ng anghel sa niya, do not be afraid. Naalala niyo? There is something about God
na parang kung hindi natin alam, yari tayo. Pero itong amazing, ito yung kagandahan ng Pasko. Alam ng Diyos na hindi tayo makakaharap sa Kanya. In any way, imposible. Anong ginawa niya? But the angel said to them, do not be afraid. Huwag kang matakot. Bakit? Tingnan mo, daladala ko isang mabuting balita na mayroong mega joy. Mayroong matinding kagalakan. Bakit? Sabi niya, na ito ay para sa lahat ng tao. Natanong, ito ang daladala ng Pasko. Mayroon akong magandang balita sa inyo. Pag sa'yo magandang balita, tiyak na magugustuhan mo. Magandang balita eh. Mayroon bang magandang balita na hindi mo type? Hello? Pakisahin mo sa katabi mo. Halimbawa, alam mo ba na nanalo ka ng 1,000,000? Totoo ba yan? Yan, nakatulog ka kasi eh. Kaya hindi mo alam. Alam mo ba, nanalo ka 1,000,000? Tinawag ang pangalan mo kanina. Totoo ba yan? Ang problema lang, yung tinawag at hindi ka sumagot, binigay sa iba. No, gagaling ka, tama? Hello? Tulog ka pa rin? Nako niya yung sabihin? So ito yung punto ng Panginoon Diyos. Ito ay para sa lahat. Ito, talaga sobrang saya. Pag sinabi mong mega joy, anong klaseng saya yun? Meron bang mega joy na ganun? Ang saya-saya ko talaga. Sobra. Galing ako sa service, ang saya. Kabakanta kami na, joy to the world, the Lord has come. Ang saya-saya. Meron bang ganun? Pag sinabi mo, ang saya, paniko, ang saya talaga, grabe! Hindi mo mapipigilan. Makikita yun sa iyong pagmumuka, makikita yun sa iyong kilos, makikita yun sa iyong aura. Ang saya-saya, tama? Pero ngayon, yung mga Christian claiming na nakita yung good news, yung gospel experience sila, sabihan, ang saya-saya ng magiging Christian. Subukan mo kasi. Saya, grabe. Iba doon, masaya. Magpupuri ka sa Lord, ang saya-saya. Kaya pag kumakanta kami, joy to the world, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Ang saya. Maintindihan niya po. Marami sa atin hindi nakakaalam kung ano sinasabi natin. Because we have not really encountered the truth about God. Sabi niya, bakit? For today, in the city of David, there has been born for you a Savior who is Christ the Lord. Mami, ipapaliwanag natin yan. Pero balik tayo dito. Look at God's faithfulness. Sabi niya, today, in the city of David, ngayong araw na to, yung araw na yan, ay yan yung eksaktong araw na sinasabi ng Diyos. Kasi sabi ni Paul sa kanyang sulat sa Galatia, but the fullness of the time came, dumating na yung takdang panahon, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, so that He might redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Kaya nga sa Biblia, sabi nga, in His time, He will make all things beautiful. May timing ang Diyos, because God does not forget His promises. At pag sinabi niya, yung tamang takdang panahon, tutuparin niya yung pangako niya. And that is God's faithfulness. So every time we celebrate Christmas, wow, indeed, God is faithful. Imagine, thousands of years before, sinabi ng Lord, I will send you a Savior. Somebody will save you dahil wala ka ng pag-asa sa akin. Nahiwalay ka na sa akin because you're a sinner, because you disobeyed me. Now, but I promise you, I will save you. I will send you my Savior. I will send you on that particular day. Exacto yun. Ang tagal, Lord, ang tagal naman. 1,000 taon na, Lord, patay na yung mga ninuno ko, wala pa rin. But God does not forget. Kung meron tayong panghahawakan, maray iba sa atin, tatangtay, Lord, kailan ba ako maaayos? Kailan ko ba maayos ang buhay ko? Kailan ba maayos itong mga problema ko? Lord, kailan ko ba ito masasol? Kailangan, Lord, di ko talaga alam. Pag may pangako ang Diyos, panghawakan mo lang. It will come in His appointed time. Hindi siya nakakalimot. Nagkakanid yan? May pinipipray mo, anak ko, Lord, parang walang pag-asa. Hindi natin mabago to. Hindi. Pag sinabi ng Lord, aayusin niya. Wait ka lang. Lord, baka mamamatay na ako. Tama naman. Pero nangako ako na iuwi kita. Because when I say, this is it, it will surely come. Amen po? Nagkakanid yan?
Kaya yun ang sinasabi ng Diyos, God is faithful. Hindi siya nakakalimot. Look at the words of God. Isipin ninyo yung prophecy ng Diyos. It must come from a seed of a woman. Genesis 3:15 pa lang, thousands of years before na. Pero nangyari. He will be born in Bethlehem. Nangyari. Di ba? Yan yung katuparan. Sa born of a virgin, nangyari. Imposible yun. Ha? Kasi nga, seed of a woman eh. Kaya kailangan born of a virgin. Naintindihan niyo, consistent yan. Sabi niya, Emmanuel, sinabi sa Matthew, presentation of gifts, sinabi sa Matthew, wow, tinupad yun ng Diyos. Why? Because God does not forget. Nakalimutan na ng tao yung pangako niya, pero siya, hindi pa rin niya nakakalimutan. Minsan na nakalimutan na natin mga pangako natin sa Diyos eh. Pero ang Diyos hindi nakakalimut sa pangako niya sa atin. Amen po? Hindi siya kapareho natin pag pinakasalan namin yung pangako. Pangako ko, pasasayahin kita. Pero paglipas pa lang ng ilang araw, wala na. Nakalimutan niya na. Hindi na ako masaya sa'yo. Sa kanya ako masaya. Nakalimutan niya na lahat. Kaya, ang Diyos hindi. Pag sinabi niya, Kaya pag ito napakaganda sa Panginoon. Pag sinabi kong pumasok ka sa daanan na ito, makitid man, pupunta ka sa buhay, mangyayari yan. Pag pumasok ka sa maluwag na daan na magdudulot ng kasiraan, mangyayari yan. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Hindi ka papasok sa malaking daan pagkatapos umaasa ka na matatagpuan mong buhay. No. Because God is faithful to His word because He is sovereign. Are you following? Nakakaninan tayo? At yung timing niya, perfect. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Kaya tandaan natin ito. Ito yung promise ng Diyos. Whenever He tells us that He will do, He will surely do. Kaya sabi na, paano mangyayari lahat ng yan? Kaya nga sabi nga nung kanina ginamit ni Pastor Peter, si Peter Stoner. Si Peter Stoner po, isang pong nag-aaral po siya sang scientist when it comes to mathematics. At alam niyo sabi niya, para matupad lang ha, ito lang konting prophecy na ito. Sa dami ng prophecy tungkol kay Jesus Christ. Matupad lang itong walo na to, matupad lang to sa isang tao, ang probability niya is 10 to 17 zeros. Ano, imagine niya? 10 to 17 zeros. Parang, lagyan mo ng mga, yung buong Luzon, ng coins, ng mga 2.5 feet. 2.5 feet. Tapos yung isang coin, na tagsisampung piso, lagyan mo ng marka. Itapo mo sa gitna, kahit saan lugar. Tapos iba blindfold yung mama. Pag blindfold yung mama, pagbaba sa helicopter, yung una yung makukuha na pera, na 10 piso, yung namarkahan na 10 piso. Palagay nyo, ilang porsyento na makukuha niya yung markadong 10 piso? Near impossible. Hindi lang near, talaga impossible. Tama po? And yet, it happened in Jesus Christ. Why? Because God is faithful. Nagkakanindihan. Now, ito pong gusto ko iwan sa inyo. Sabi ng Panginoon Diyos sa Lucas, balik tayo. Sabi ng ganun, eto, glory to God in the highest and on earth, peace among men with whom He is pleased. Ano siya sabi ng Lord? Yung kapayapaan na ipinapangako ko sa inyo, ito ay para sa mga taong yung aking grasya ay ipinagkakaloob. So, hindi ito political peace na ginawa ni Caesar Augustus. Hindi ito psychological peace na parang, ay, saya-saya ko, pakapaya. Hindi ganun. Ito ay kapayapaan kay Lord. Kaya kung takot tayo kay Lord dahil sa kanyang kabanalan, sabi na lang nag-offer ng Diyos ng kapayapaan. Kung peace treaty. Are you following? Pero hindi ito pwedeng makamtan sa pamamagitan ng kung sinong taong gusto mo. Kailangan kay Jesus lang ayon sa kanyang sinasabi. Are you following? Andiyan pa ba kayo? So, madalas salta, hindi mo pwedeng baguhin ito. Kay Jesus lang. Kumbaga, hindi pa pwedeng ang kinini, kung sino mang, ano yan, ako ang tinalaga ng Diyos para bigyan kayo ng kapayapaan, i-text lang ako, maliligtas sa kayo. Walang ganon. Nakuha ninyo, walang ganon. Hindi yung pabi sabihin na, sumama lang kayo sa aming grupo, siya, magkikaroon ka ng kapayapaan. Hindi ganon. Ang sabi ng Lord, hindi sa grupo. Kay Jesus lang. Are you following? Dito lang sa aking paraan. Walang ibang paraan. Kasi sabi ng Lord, His faithfulness, tapat ako, pag sinabi kong dito lang, hindi na ako magbabago niyan. Ayaw niyo pa ba yan? Di ba kahit ano ka pang pinanganak ka, kung ano ka man, pero basta alam mo si Jesus lang, yes Lord, at least alam ko, hindi na ako malatakot dahil kayo ang kasama ko, dahil kayo nagsabi. Pag sinabi niyo, gagawin niyo. Na para lalo natin maintindihan ito, panoorin natin isang patotoo ng kapatid natin na bagamat parang imposible na yung kanyang sitwasyon, pero dahil nangako ang Diyos, nakita niya kung paano siya ginabayan ng Diyos at sinustain ng Diyos.
Panorin natin ang kwento ni Attorney Micah at ang kanyang asawang si Miren. In the middle of 2022, I asked my wife Miren to take me to the emergency room because the backache I had been nursing for months had suddenly become so painful that I could hardly walk. My doctor said that an infection had spread through my gut, punching holes in my intestines. I was told that the operation I needed would take weeks of recovery. As a breadwinner who runs a solo practice law office, I worried about how I could get work done. I feared not being able to provide, pay the bills, and put food on the table. My wife and I started praying for the Lord to please stand in the gap because of the uncertainties and things that are out of our control during my long hospital confinement. By the time Micah finally had his first major operation, I was so exhausted from overthinking and all the adulting required of me. I called out to the Lord, poured and cried out my heart to Him each day. When Micah's first operation failed, we were mentally, physically, financially, emotionally unprepared for another major operation. Our doctors told us that we could wait for 2 weeks to have his reconnected colon heal, although there was only a 10% chance of it healing. After 2 weeks of praying and waiting, the doctor said Micah needs to undergo another operation. I never asked anyone for financial assistance. Instead, I brought it to the Lord, and He made sure that our bills were timely paid and we did not go into debt. As people learned of our situation, they started helping. Some sent financial help, daily food, toys, and art materials for our three young kids, and even offers to babysit our children. Messages of encouragement and prayers sent our way strengthened us. Seeing how the Lord was moving mightily to meet our needs, Micah told me that his late grandmother always loved to say, "I've never seen anyone who trusted in the Lord who had to beg," which was her take on Psalm 37:25. Miren was my God's best when I married her, but it was as if she had become my God's better than ever before, making up for what I lacked in my time of illness. She divided her time between attending to me in the hospital and seeing to the children's homeschooling and daily needs. She also managed our finances and coordinated with clients so that the stress wouldn't make me any sicker. I was happy to let her do so since I had already felt the first signs of depression feeding off my total helplessness. I remember asking the Lord repeatedly, "What had I done to deserve such a fate?" However, God didn't let me wallow in hopelessness as He let me know through Miren that family, friends, churchmates, and clients were reaching out to send all kinds of assistance. Our family never lacked anything it needed. There were even several clients who advanced a year's worth of retainer fees, which I could never assure them I would be able to meet with legal services. God turned my worry into a form of embarrassment as it took more humility than I thought I possessed to accept this unprecedented outpouring of kindness. Micah's second major operation failed as well. And this time around, his immune system weakened rapidly. He started showing signs of sepsis. Unable to do much more for Micah, our surgeon referred us to a specialist in another hospital who was reluctant to take the case because of its complexity. The Lord, however, already knew what was needed. Micah's childhood friend happened to know the doctor and helped us connect with him. The third surgery went well, and we thought the worst was over. However, Micah suffered a sudden cardiac arrest because of a fungal infection. It was nothing short of God's providence that I was a minute from leaving the room when Micah collapsed. And when I ran out to the hall to ask for help, his medical team just finished rounds and were nearby. Doctors and medical staff frantically worked on him, bringing him back for 26 minutes and gave him a total of 11 epinephrine injections. We were later told that this is nothing short of a miracle, as they normally only count 6 minutes without a heartbeat for a person to be able to survive an arrest. At that time, I was desperately trying to hold on to Micah because I knew in my heart that there are things that the Lord still wants us to accomplish for him. I prayed out loud to Jesus in a room full of people leading up to the corridor of the hospital. "Have mercy on your humble servant. We will go wherever you want us to go as a family." It was after I said those words aloud that the team detected a faint heartbeat.
Our doctor himself later told our family that he noticed at the time that I started praying out loud, Micah's heart started beating again. When I woke up in the ICU, I had no idea why I had been moved to a different ward and why I was surrounded by tons of life support equipment. Miren tried to explain everything that had happened, but I couldn't believe it. After all, shouldn't I be dead if my heart stopped for nearly half an hour? The medications I was taking still kept me in a daze, but I continued to ask the Lord to speak to my heart through everything that was happening. Although I was thankful that Micah had survived, the heart attack meant a big spike in our medical expenses. From the piling of bills that needed to be paid, to the numerous calls I get from his doctors about his situation, to Micah's clients following up with me, I started to get emotionally and spiritually weak. A couple of days after Micah was moved to the ICU, I remember breaking down and telling Jesus I couldn't bear much more. God gave me an updraft by reminding me of Isaiah 40:31. But those who wait upon the Lord will renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. After that day, I started receiving more good news on Micah's health. His doctors would call him the miracle boy because of his recovery. Indeed, the Lord is good and nothing is impossible for him. Miren had been told that if I survived, I would either need dialysis for the rest of my life at best or be a little more than a vegetable at worst. When the doctors told us that there were no serious complications from my cardiac arrest, we all realized that God had done something extraordinary. Again, I asked the Lord to speak to me about why He had allowed this to happen, not out of bitterness or confusion, but because I was beginning to realize that He had caused a miracle to happen. And God never does miracles without a good purpose for them. After we were finally sent home, God showed me His kindness by preventing any untoward effects on cases I was handling. There were even several victories thrown in, which my clients and I took to mean that the Lord was telling us that He was in charge and Lord over even the smallest details of my life. As I regained my strength, Miren gradually updated me on our finances, which were still healthy, and she told me all about the people who had helped us in so many ways. Our hearts can only humbly appreciate such grace and God to repay what we never can. As we stand before you today, celebrating the day that God sent us Jesus to conquer death and despair, I'm no longer asking God, what did I do to deserve this? Instead, we ask, what next, Lord? We know you will be there for us no matter what. My family and I firmly believe that when God allows life to take sudden, unexpected turns, it is never outside of His good plan for His children. A Christ-filled Christmas to everyone. Praise God. Now, isipin niyo mabuti, no? Yung experience, if God did not spare His own Son, listen to this, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? God is faithful. Almost 30 minutes, walang heartbeat. Patay na. Vegetable na yun. Nakuha niyo po? Wala na yun. Pero God made him alive. Now listen to this. Anong pinagkaiba natin sa kanila? Yung Diyos na nagligtas sa kanya, siya pa rin yung Diyos na hindi nagkait ng kanyang anak. Okay po ba yan? Pakisabi sa katabi mo, hindi ka pagkakaitan ng Diyos. Kung kailangan mo, ibibigay niya. Nakakandidan? Sige, tulog ka lang. Now, finally, God's greatest gift, si Jesus. Pagbukas mo na ng dagano, wow! Bakit si Jesus? Look at the words. Today, in the city of David, there has been born for you a Savior who is Christ, the Lord. Napansin niyo pa? Savior, Christ, the Lord. Ano ibig sabihin nun? Yung Savior, ibig sabihin, rescuer. Ibig sabihin, niligtas ka niya. Ha? Saan? Sa totoo lang, marami sa atin, hindi natin naintindihan yung ating natanggap na regalo kasi hindi mo natin alam totoo nating kalalagayan. Hindi natin alam na kailangan pala natin yun. Mamaya, papaliwanag ko. Messiah, Christ, ito yung pinangako ng Diyos, now anointed ones, chosen by God, the Son of God, who will bring salvation. At ang amazing, yung word na Lord na ginagamit dito, Kyrios, ay absolute honor. Or, yan yung Lord, hindi siya ginagamit as master, kundi siya yung ginagamit na
translation ng Yahweh, a personal name of God. Hindi binibigay ng Diyos yan nang wala kang relationship sa Kanya. Nakakaintindihan po? Kaya binigay niya ito because I am in relationship with you. It's a personal name of God. Masasabi niya, itong si Jesus, He is the Savior, He is the Christ, He is the Lord. So, bakit? Bakit? Kasi ito ang malaki nating problema. Now, para lalo na maintindihan, total, hindi naman sinabi ko sino pa yan, di ba? Sa verse 21, ito sabi, and when the 8 days had passed before His circumcision, ano pangalan? His name was then called, sino pa? Dilipay niya? Bong Saking? Peter Tanchi? Sino ulit? Si Jesus! Hindi si Apollo? O, para mo sa mga loob niyo. Hindi siya eh! Si Jesus! Walang ibang pinaka... Si Jesus! At bakit si Jesus? Because He will save His people from their sins. Siya lang ang pwedeng mag-rescue. Siya lang ang Kristong tinalingaan ng Diyos. At siya rin ang alin? Ang Diyos. Naintindihan po? In the beginning, the Word was with God. The Word was God. In the beginning, everything came into being because of the Word. Are you following? Kaya sinasabi niya, walang ibang pwedeng magligtas sa atin. Tingnan niyo, ano ba problema natin? Itong sabi ng Bible, ang problema natin, lahat tayo makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan, ano? Kamatayan. Pag sinabi mong kamatayan, hindi lang ito yung matay ka na, tapos na. Hindi. Mayroon pong tinatawag na ikalawang kamatayan. Bagamat mamamatay tayo, mayroon pa ikalawang kamatayan. Ito sabi ng Bible, and the devil who deceived them was thrown into the lake of fire, brimstone, where the beast and the false prophets are also, and they will be tormented day and night forever and ever. Doon daw sa lake of fire, yun ay panghabang panahon na. Ibig sabihin, eternity, na mato-torment sila, sabi niya 24/7, day and night forever and ever. Hindi lang basta forever, forever and ever. Walang katapusan. Sino kasama nila? The then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is what? The second death. Pag namatay ka physically, yun ang first death. And may second death. Pagkatapos nahuhusgaan ka, lalagay sa second death, the lake of fire. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Pag wala ka sa aklat ng buhay, tatapong ka doon. Now, gusto mo malaman kung saan tayo pupunta? Kung hindi nyo pa alam kung yung pangalan nyo nasa aklat ng buhay, wala saan niya? At sabi ng Bible, para maintindihan ninyo, lahat ng mga duwag, matapang tayo, hindi ako duwag, kaya hindi ka kasali, walang problema. Mga taksil, hindi ka taksil, hindi ka kasali. Mga karumal-dumal, ang ginagagawa ay karumal-dumal yung kinain, pinatay anak, tapos kinain, yun, karumal-dumal yun. May gumawa ba ng ganyan? Wala, okay lang. Murderers, pumatay. Yung sabi ng Bible, kapag ka wala kang pakialam sa tao na nangangailangan, eh, pwede ka naman tumulong, hindi mo siya tinulungan, mamamatay tao yun. Yung nagpakita ka lang ng favoritism, mamamatay tao din yun. Yung galit ka lang sa kapatid mo na parang you should not exist, mamamatay tao din yun. Wala naman sigurong gumawa sa inyong ganyan. So at least di ka kasali. Immoral person, yung gumang nakipagtalik ka sa hindi mo asawa o hindi mo pa asawa o kaya naman ay tumingin ka sa opposite sex na with lust, you've already committed adultery in your heart. Wala namang aamin sa inyo, wag na. Mangkukulam. Yung word of sorcery dito, kasama din yung parmateka, yung gumagawa ng concoction, na kung ano nung drugs, para lang mahay. Kasama dyan. O ito pa, idolaters, masama sa Diyos-Diyosan. O sabi natin, wow, hindi ko nagawa yan. Hallelujah! Teka muna, may kasama pa. And all liars. Sino dito hindi pa nagsinungaling? Sino dito nagsinungaling na? Pagtas ang kamay. Sige, huwag kayo mahiya. Yan, yung hindi nagtas ang kamay, sinungaling. Yari tayo! Sabi niya, ano daw lugar nila? Pati ako. Sabi niya, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. Walang exempted. All have sinned and come short of God's glory. Paano tayo ngayon? Kailangan nandun tayo sa aklat ng buhay. No, hindi pa tapos yan. Kasi sabi ng Bible, hindi nyo ba alam na yung mga masasama ay hindi makakamana ng kaharian ng Diyos? Huwag nyo lukuhin ang inyong sarili. Alam niya, hindi religious naman ako eh. Hindi, huwag ka magpaninlang. Huwag mong baliwalain ang sinabi ng Diyos. Sabi niya,
kahit na mga fornicators, mga idolaters, adulterers, effeminate, homosexual, thieves, covetous, drunkard, revilers, no swindlers, will inherit the kingdom of God. Huwag na tayong maglukuhan. Hindi na gati naman ang CCP. Pero ano ka ba? Fornicator ka ba? Hindi. Idolater ka ba? Hindi. Homosexual ka ba? Huwag mo nang lukuhin sarili mo. God is already telling us, no one will inherit the kingdom of God na nagpa-practice nito. So, paano gagawin natin? Buti na lang, binigay niya ang kanyang anak. Nasabi niya ganun, such were some of you, but you were washed. Malinis ka na, hinugasan ka na. Hindi ka na kailangan manatili doon, malinis ka na. You were sanctified, hinihiwalay ka na. And you were justified, pinawalang sala ka na. Alis ka na dyan sa mga itatapon sa lawa ng apoy. Dito ka, hiniwalay na kita. Kasi pinatawad na kita, nilinis na kita. Huwag ka nang bumalik doon. Sabi niya, paano? Sa pangalan ng ating Panginoong si Jesucristo, our Savior, our Christ, our Lord, and in the Spirit of our God. Kasabi ng Panginoon, tinan niyo, kaya yung kabayaran ng kasalanan ng kamatayan, pero ang libreng regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus. Alam niyo bang, ito ang Kapaskuhan. For God so loved the world that He gave His only Son. And that's what niya, that whoever believes in Him shall not perish. Hindi na malalagay sa lawa ng apoy, but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. Hindi naman siya naparito para husgan, para iligtas. Lahat ng mga ibang pananampalataya lagi nisasabi, gawin mo to para maligtas ka. Gawin mo to para maligtas ka. Si Jesus, naparito ako para iligtas kita. Sasama ka ba? Yan ang sasabi niya. Kasabi niya, tinan mo. Verse 18, He who believes in Him is not judged. Kapag nanampalataya ka sa Kanya, hindi ka na huhahatulan. At sabi niya, and who does not believe has been judged already. Ngayon pa lang, tinanggihan mo siya, nahatulan ka na. At sabi niya, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Wow! Paano ko malalamang nagtitiwala ako sa Panginoon Diyos? Alam niyo ba may sinabi si Pablo? Pasensya na kayo kung nag-extend ako ng konti ha. Konti lang. Mga 6 o'clock lang, okay? Nagse-celebrate naman tayo ng Christmas eh, di ba? Ito. Alam mo ba sabi ni Pablo na hindi ko makalimutan? Because the mindset of the flesh is hostile toward God. Hanggat hindi natin naiintindihan, galit tayo kay God, hindi tayo makikipagbati kay God. Sabi, hindi, wala namang magsasabi ng daritsahan sa'yo, galit ako sa Diyos eh. Kaunti lang yon. Ang kadalasan sasabihin, hindi lang ako passionate. Hindi lang ako mainit sa Diyos. Hindi lang ako talaga masigasig. Hindi lang ako panatiko. Ganon. Yun ang sinasabi. But now, rarely you will hear, galit ako sa Diyos. Malang, bihira. Pero sinasabi ng Diyos, hindi. Galit ka sa Diyos, bakit? Una, hindi ka concerned sa sinasabi niya. Pangalawa, hindi mo iniintindi sinasabi niya. Kasi ang galit, yung hindi mo pinapansin. Basahin niyo 1 John chapter 3, yung huwag mo lang pansinin, galit yun eh. Kunyari kinakausap pa, hindi kayang pinapansin, may galit ka eh. Hindi niya ba napansin ang asawa? Sweetheart, galit ka ba? Sweetheart, galit ka ba? Hindi umiimik, hindi pinapansin sinasabi. Galit eh. Ayaw man natin aminin, galit tayo. We want to be independent from God. We want our own terms. We want our own way. Gagawa tayo ng mabuti by masama ang ating motibo dahil gusto natin iligtas sa ating sarili. Ayaw natin ng Diyos. Are you following? Maraming nga ho, pumunta kay God, ayaw sundin ng Diyos. Bakit? Gusto lang nila ang blessing ng Diyos, hindi si God. Kaya sabi ni God, teka muna, kailangan tayo magbati. Lord, paano? If you confess with your mouth, Jesus is Lord. Talagang aaminin mo, Panginoon, kayo nga po ang aking Diyos. Kayo nga ang aking Panginoon. At maniwala ka sa buong puso na binuhay siya muli ng Panginoon mula sa kamatayan, maliligtas ka. Dahil with the heart, a person believes, resulting in righteousness, and in the mouth, he confesses, resulting in salvation. Papayag mo. Hindi mo pwede sabihin na, oh, hindi, Panginoon ko siya, hindi. Gagawin mo eh. Ito sabi niya, for the scripture says, whoever believes in Him will not be disappointed, for there is no distinction.
Mapahudyo ka, mapagreek ka, mapa, lahat yan, isa lang Panginoon sa lahat. Mapapanganak ka sa ano, ibang pananampalataya, isa lang ang kaligtasan. Si Jesus lang, for whoever will call on the name of the Lord will be saved. Walang ibang paraan. Are you following? The gift that God has given us is Jesus Christ. Wala na ibang paraan. Hindi CCF, hindi ko anong GCF, BCF, kahit anong CF pa yan, hindi yan. Naintindihan niyo po? Si Jesus lang. Yun ang sinasabi niya, walang iba. Ang sinasabi niya dito, look at this. Alam mo na naniwala ka kay Jesus. Alam bakit? Tuloy natin, magtatapos na tayo. So they came. Ano ginawa ng mga alagad? Ng mga shepherd? Nagmadali. Pumunta kaagad sa sinabi ng anghel kay Mary at kay Joseph. At nung makita nila, naku, pinagkikwento nila lahat yung kala natanggap. Pinagkikwento nila kasi naniwala sila eh. At napatunayan nila, kikwento nila. Kaya kung nalaman mo si Jesus, naku, ikikwento mo yan, imposible, hindi. Tapos ito pa. And all who heard it wondered at the things which were told them by the shepherds. Wow, yung mga tao naniwala, nakinig ng mabuti. Kasi maraming tao hindi naman nakikinig eh. Paano makinig? Tinan nyo, sabi. But Mary, sasabi ng Jesus ko si Mary, treasured. Ano yung word na treasured? Ganyan yung, kung ito yung greatest gift, iti-treasure ko to. Aalagaan ko to, iingatan ko to. Talagang babantayan ko to, hindi to pwedeng mawala. Nakuha ninyo? Pero sa atin, pag nakikinig tayo sa sinasabi ng Diyos, parang wala lang. Kasi kung talaga naniniwala tayo, siseryosohin natin yung sinasabi, tama ba? Tingnan nyo ha, si Mary, pwede niya sabihin sa mga shepherds, huwag mo na ang kwentuhan, nakatagpo ko yung anghel. Nag-usap na kami, kaya nga ako nagpuntit. Nakita yung anghel, hindi ko na kailangan yan. Di ba? Ay, lumaki na kami sa Christian church. Hindi ko kailangan yan. Hindi yun ang sinasabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, look at Mary, kahit na narinig ko na, I am still treasuring what God is saying to you. Are you following? Alam niyo, madaling pakinig pag anghel ka usap eh. Pero kapag yung nakakita lang sa anghel, ang hirap. Katulad ng Bible. Yung mga nagsulat, nakakita ng anghel. Tayo, hindi nakakita. Pero look at this. They listen to them. Pondering them in their heart. Kaya pinag-iisipan ng mabuti. The shepherds went back. Look at the effect. Glorifying, praising God for all that they had heard and seen, just as had been told them. Sobrang saya nila. Totoong nag-uumapaw sa puso nila. Hindi lang mapigilan sa nila, Panginoon, salamat po. Sobrang thank you for saving me, Lord. Sino ba naman ako para iligtas mo? Kahit kanina habang nagmamaneho ako, sabi ko, Lord, sino ako para magsalita sa mga tao ninyo? Sino ako, Panginoon Diyos? Thank you for the privilege. Thank you, Lord, for allowing me to experience you. Your forgiveness. Dahil hindi ako marubuting tao. Marami, ang dami ko, swapang din ako. Mas swapang pa ako sa marami sa inyo. And yet God came to forgive. Amen po. Kaya napansin nyo, lahat tayo may kinakatakutan. Nalala nyo, they were terrified when they saw God. Ganyan-ganyan experience nila Adam and Eve. When they disobeyed the Lord, they were so afraid of God. Normal natin. Kaya sa atin, pag naisip natin mamamatay, matatakot tayo. Not until, not unless si Jesus ang buhay natin, we will not be afraid. Nagkakantindihan. Then let me just end with this. Totoo na to. Last na tatapos na. Tapos na tayo. Pumapalakbak ba kayo? Tapos na tayo. Let me end. Itong maman to, ang pangalan niya po ay si D.L. Moody. Umuwi siya. Kasi ano rin, magki-Christmas na hulun eh. Kinansel niya po yung engagement niya. Pauwi na husto sa kanyang bahay sa Massachusetts. At umupo, humiga, pagkatapos magbihis para kumain. Pero sobrang pagod, kaya humiga na lamang. Gisingin nyo na yung katabi nyo, patapos na. Baka mahuli siya. Yan. So, sobrang pagod, humiga sa gaan. At talagang sobrang panghihina. Parang yung kanyang puso, biglang bumigay. Noong December 22, biglang binukasan niya ang kanyang mga mata. At sabi niya, earth recedes, nawawala ang lupa. Heaven opens before me, bumubukas ang kalangitan. Sabi niya, yung kanyang anak, nakatabi niya, sabi niya, Daddy, nananaginip ka. Ang pangalan ng anak niya ay si Will. Nananaginip ka lang, Daddy. Hindi ito panaginip, sabi niya. Napakaganda.
parang nakikita ko na, sabi ko, ito ba ang kamatayan? Bakit napakasarap? Sabi ganun, tinatawag ako ng Diyos. Kailangan na ako pumunta. At yung mga pamilya nakapaligid sa kanya, sabi niya, ito na ang aking tagumpay, sabi ni Moody. Ito na ang aking coronation day. Inaantay-antay ko to ng maragal na panahon. At biglang nagningning ang kanyang mga mukha. Sabi niya, Dwight. Sabi niya, tinawag niya kanyang Irene. Tingnan mo. Sabi niya, yung mukha ng mga bata nakikita ko, pati yung aking apong nauna na sa akin. Sabi niya, wala ng pain. Wala ng dilim. Wala ng death. Ang sarap-sarap. Ang tamis-tamis. At mami ang konti, sabi niya, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Ba't ako nandito dito? Sabi niya yung wife. Sabi niya, nandito ko sa higaan, may sakit ka. Hindi. Nakita ko na ang pintuan at karangkahan ng langit. Binukas na ng Diyos ang trangkahan ng kalangitan. Sabi niya, wow, sasama na ako sa Lord. Sasama na ako sa Lord. And to everyone's shock, tumayo si Moody, naglakad sa kwarto at umupo. At pagbalik niya sa kanyang kamang, pagod na pagod, at sabi niya, this is it. This is it. At on December 26, siya po ay inilibing with a great joy knowing that his Savior came to save him. Alam niyo ho, bawat taon ng pagdiriwang na to, isang taon na babawa sa atin. One day, haharap tayo sa ating Diyos bilang ating Ama, Panginoon, Hari, luluhod na sa niya, Panginoon, salamat po sa pagligtas sa amin. O, haharap tayo sa Kanya bilang isang judge at sasabihin, wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Second death. Pero kaya hindi pa siya bumabalik. Binibigay ang bawat sa atin ng pagkakataon para natin maintindihan, we need to be honest before God. Lord, hindi ka naman talaga namin priority. Lord, hindi naman talaga ikaw kaibigan namin eh. Gumalapit kami sa inyo kasi gusto lang namin yung pagpapala mo eh. Lord, hindi ka naman talaga namin mahal. Pero Lord, alam namin kailangan namin kayo. Gusto ko makipagbati sa inyo. Ayoko nang matakot. Do not be afraid. Today, we celebrate the birth of our Savior, our Christ, and our Lord, who will save us from our sins, Jesus Christ. Amen po. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit sandali. Kapatid, huwag mong palipasin muli na naman ang taon na ito na hindi mo man lang binuksan ang regalo ng Diyos para sabihin, tinatanggap ko ito ngayon. Sa sandaling, ito po ang pagsabi noon, Lord, una aminin mo na hindi mo talaga mahal si God. Mahal mo lang yung makukuha mo kay God, ang mahal mo yung sarili natin. But God is saying, admit it, that you need me, that believe, maniwala ka, that I came to save you. Hindi ako para husgahan ka, hindi para itaboy kita. No, I came to save you. In fact, I came to die on the cross for you. At kahuli-huli, ano sinasabi ng Panginoon, then you have to commit your life to me. That mula ngayon, hindi ka mabubuhay para sa iyong sarili, kundi para sa akin, bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, kung gusto mong matiyak na ikaw ang pangalan mo nakasulat talaga sa aklat ng buhay, gawin mo yung simple ABC na yon. Aminin mo sa Diyos na ikay makasalanan. Aminin mo kailangan mo siya. At manampalataya ka na siya'y naparito para iligtas ka. Your Savior, the appointed one, walang iba. And He is your Lord. Commit yourself. Bigay mong buhay mo sa Kanya. Sabi mo, Lord, kayo na ang bagong CEO ng buhay ko. Kayo, Panginoon, ang masusunod. So, I will seriously, Lord, listen to your instruction. Kapareho ng ginawa ng mga pastol na nagmadali silang pumunta kay Maria at kay Jose para makita nila yung sinabi ninyo. At pinagkalat nila ito. At sila'y nagpuri, nagpasalamat sa inyo. Lord, kaya naman ito kung we commit ourselves to you. We want to declare our faith by committing ourselves to you. Kung kayo po yung kinakausap ng Diyos ngayon, pwede bang itaas mong kamay mo sa Panginoon? Panginoon, ako po yun. Ay, inaamin ko kailangan kita. Inaamin ko at naniniwala ako na parito kayo para iligtas niyo ako.
at Panginoon, kinukumit ko ang buhay ko sa inyo. Kung kayo yan, please, raise your hand. Huwag kayo maya. It's between you and the Lord. Between you. Aminin mo yung frustration mo sa Panginoon. Aminin mo yung pangangailangan mo sa Diyos. Aminin mo yung takot mo sa kinabukasan. Takot mo na pagharap mo ay wala ka sa buhay na walang hanggan. Wala ka sa Panginoon Jesus. Aminin mo. Just raise your hand before God. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nasa balcony, yes. Nasa upper balcony, yes. Thank you, Jesus. Sa lahat na nagtaas ang kamay, pakasabi, Panginoong Jesus Cristo, salamat na parito ka. Salamat na itong araw na ito kami nagdiriwang ng iyong pagparito dito sa lupa para iligtas kami. Hindi para hatulan, kundi para iligtas kami. And Lord, nakikinig kami sa tinig mo ngayon. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. At kinukumit ko ang buhay kong mabuhay para sa inyo. Tulad ng ginawa ng mga pastol na nagmamadaling sumunod sa sinabi nyo. At tulad din ni Maria na Panginoon na pinapahalagahan niya ang bawat salitang kanyang natanggap. Tinatago niya ito at binubuhay niya ito sa kanyang puso. Nang sa ganun sa bawat pangyayari, inaalala niya ang kaligtasan kanyang tinanggap sa inyo. At Panginoon, kinukumit ko po ang buhay ko sa inyo ngayon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At sa lahat namang narito, I pray na i-commit natin ang sarili natin to tell our relatives, baka hindi mo na sila makita sa susunod na taon, that Jesus Christ is the only Savior. He is the only way. He is the only truth. He is the only life. No one can come to the Father except through Him. Huwag mong sayahin ang pagkakataon. May you also commit yourself to God and say, Lord, give me the courage. Give me the boldness, Father God, to speak of you. Na kahit tanggihan kami, magsasabi pa rin kami dahil mahal namin sila. At higit sa lahat, mahal namin kayo dahil una nyo kaming minahal. Salamat po muli, Panginoon Diyos, na dahil sa iyong pag-ibig, meron kaming dahilang magdiwang, magpuri at magpasalamat dahil kayo ang aming tagapagligtas. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Kita-kita tayo next Sunday. God bless.